Yun bang dokumento na pinirmahan mo ay nilagyan ng selyo sa harap ng isang notaryo? Hindi. Kung ganun, walang bisang dokumento. Gusto ka lang niyang takutin. Tinatakot niya lang ba ako? Oo, sigurado ko. Wala siyang magagawa sa'yo at hindi kanya pwedeng ipakulong. Pero yun ang sinabi ni Luis Fernando. Pag ipinakulong ka niya, gagawa tayo ng malaking skandalo. Pwedeng ikaw ang magsimula o ako. Mababalita sa dyaryo at malalaman ng dalagitang yun ang buong katotohanan ng pagkatao niya. Tingin mo, magugustuhan niya yun? Sige, payag na ako. Tingin ko, tamang sinabi mo. Huwag ka magkalala, ha? Ibibigay niya lahat ng hingin mo para tumahimik ka. Mabuti na lang at naisip mo agad ang tungkol dyan. Dahil kung hindi, baka wala na ako ngayon sa tabi mo. Mabubuhay tayo ng maayos dahil sa perang makukuha mo. Magtatayo tayo ng negosyo. Mabibili natin lahat ng gustuhin natin. Ngayon pa lang humanda ka na. Dahil hindi magtatagal. Hihingi ka na kay Luis Fernando ng maraming pera. Aray, napakasakit. Ang dami ko nang binigay na injections, pero nagre-reklamo ka pa rin, Agrippina? Sa totoo lang, Elisa, para na akong imbakan ng gamot sa dami ng injection mo. Siya nga pala, kailan ako lalabas? Malapit na, Agrippina, malapit na. Isang buwan na mula na maaksidente ako. At bumuti na kalagayan mo. Kung hinayaan ka namin lumabas kagad ng ospital, baka lumala ang sakit mo. Ang sa akin lang. Sana huwag nila akong bigyan ng malaking bill at baka atakihin ako sa puso. Wala kang dapat ipag-alala. Yung magandang babae ang nagbayad ng hospital bill mo. Para siyang isang anghel sa inyong dalawa ng anak mo na biglang dumating sa buhay niyo. Gusto kong pag-usapan natin ng tungkol sa Laredo Apartments. Gusto mo kumuha ng unit? Ganun na nga. Ano ba ang bakante? May unit na dalawa at tatlong kwarto. Ano ba ang gusto mo? Pinakamalaki. Yung unit na may tatlong kwarto, yun ang pinakamalaki. May balkonahing tanaw ang kalsada. Ay, at magkanong renta? 20,000 piso kada buwan. Mahal pa lang unit na yun. Gaya ng sabi ko, yun ang pinakamalaki. At isa pa, katatapos lang ma-remodel ng unit. Ayos lang sa akin, wala namang problema. Kukunin ko ang unit. Ikaw ba ang titira? Hindi. Hindi, para yun sa aking kamag-anak. Pwede na bang pumirma ng kontrata ngayon? Pwede naman po, ma'am. Ihahanda ko lang saglit ng kontrata. Kailangan ko ng 2 buwan na garantiya at 1 buwan para sa paunang renta. May pera ako. Galing to kay Tito. Ihanda mo na agad ang kontrata. Maghihintay ako rito hanggang mapirmahan yon. Gagawin ko na po, ma'am. Hay, Aling Lupe. Ang pinakagusto ko sa lahat, napakalapit nito sa tinitirhan niya. Ayoko namang ilayusin nandito sa mga taong malapit sa kanya at nakasama niya mula pagkabata. Opo, sige po. Ibibigay ko na po sa kanyang telepono. Para po sa inyo, Senyora Raymunda, si Senyorita Veronica. Salamat, Martina. Anong dahilan at buong linggo kang hindi tumawag sa akin? Busy ako ngayon sa pagbibigay ng mga huling klase, Mama. Huling klase? Bakit, anak? Dahil babalik na ako sa Mexico. Oras na para humingi ka ng pera sa taong yun. Kaunti na lang ang pera natin. Eh kasi naman kung ano-anong binili mo gamit ang perang yun. Hindi lang naman para sa akin yun eh. Para din sa iyo yung iba. At hindi tayo titigil sa pagpapakasaya natin hanggat may nagbibigay ng pera sa atin. Hindi na ako takot pagkatapos ng sinabi mo sa akin. Kaya lang nag-aalala ako na bigla siyang magwala at saktan niya ako. Sa tingin ko hindi niya gagawin yun. Pero kung sakali, nandito lang ako para ipagtanggol ka. Ang mabuti pa siguro, samahan mo na akong kausapin siya. Ihahabol na lang namin agad ang pirma ng guarantor ko na si Don Fernando de la Vega. Huwag kang mag-alala kung kailan may oras. Heto pala mga susi. Binabati ko kayo. Pwede nang lumipat ang kamag-anak nyo sa bagong remodel na apartment dito sa Laredo Building. Hindi naman ganun. Huwag mo isipin yun. Ibang lalaki pagkaharap niya ang kapwa-lalaki. Ikaw, hindi kanya masasaktan, pero ako, pwede niya ipakulong. Malakas ang kutob ko na natatakot ka sa lalaking yun. Ba't mo naman nasasabing natatakot ako sa kanya? Uh-huh. Alam mo, pag ikaw kasi, pag ikaw ang pumunta ron, papayag siya at bibigyan ka ng pera. Uh-huh. Ang pinaka-importante,
Huwag mong kalilimutan ang apartment natin. Oo, syempre naman. May nakita na akong apartment sa Laredo Building. Oh, nabanggit mo na nga sa akin yung Laredo Building Apartments. Mm-hmm. Kausapin mo na siya, tumingi ka na ng pera ngayon. Ngayon? Oo, ngayon. Teka, bingin ka na ba? Alam mo, paano kung wala palang pakialam si Luis Fernando kung sabihin ko ang katotohanan dun sa ampun niya at hindi ako bigyan ng pera? Ibibigay niya ang hihingin mo. Dahil sasabihin mo sa kanya ang iniisip ko ngayon. At ano yun? Na ang tunay na ina ng dalagitang ampun niya ay dumating na. Hindi naman sa ganon, anak. Walang problema sa akin kahit na bumalik ka. Ang sa akin lang, mas maganda ang buhay mo dyan sa Europa. Magandang posisyon mo. Pwede naman tayo magkita, nakaka-uwi ka at nakakapunta ako dyan. Hindi ko maintindihan kung bakit naisip mo bumalik dito at manirahan sa Mexico. May gagawin akong importanteng bagay, Mama. Hindi kita maintindihan, Veronica. Gusto kong hanapin ang bata na dahil sa kagustuhan nyo ay iniwan ko sa bahay ampunan. Hahanapin ko ang anak ko. Hindi ako titigil hanggat hindi ko siya nakikita. Sabihin mo kay De La Vega, pag hindi kanya binigyan ng pera, sasabihin mo sa babaeng yun kung saan matatagpuan ang anak niya. Sinabi mo ikaw lang may kasalanan? Oo, dahil iniwan mo ako mag-isa. Ba't hindi ako aalis? Mas mabuti na isa na lang ang mahuli, hindi ba? Salamat, Nando. Isa ka mabuting kaibigan. Ang lakas ng loob mong bumalik. Kailangan ko kasi ng pera. Naubos ko na yung perang ibinigay mo sa akin. Ay, napakarami ko kasing binabayaran, no? Gusto mo bang ipakulong kita ngayon? Pag pinakulong mo ako, sasabihin ko sa lahat ang katotohanan tungkol kay tita. Nagmamatigas siya. At sabi niya wala siyang pakialam. Kahit sabihin ko raw ang totoo sa ampun niya, hindi siya magbibigay ng pera. At hindi siya naniniwala na kilala ko ang ina ng ampun niya. Baka naman hindi mo siya kinumbinsi. Kinumbinsi ko. Maria, kailangan sabihin na natin ngayon kay tita na hindi natin siya anak.